and 40 more individuals were injured. And it's the reason why, accordingly, the president of the country is around in Zamboanga. So another trial and ordeal our city would have to go through. For a while, we've been experiencing and enjoying a relative peaceful and serenity. And voila, last week, three consecutive alarming news, you know, just happened. But you know what, brothers and sisters, there are these two things. Are you still there? Amen? We people of God are supposed to be adjured or encouraged this morning. One is, what happened last Friday calls for a more intensity of prayer. We gotta pray and pray more for our beloved city. I tell you, who can love best and who can, you know, protect more our city, it will all be us Zamboangas. You know, those in Manila can pray more or can pray for us, but we can pray better because we are here, amen? And second, this, you know, for something in the area of intelligence, anytime we know or we hear something malicious in our vicinities, for example, in our you know, in our neighborhood, or places like we see, what is this, quite unfamiliar and doing some, you know, suspicious actions, do not hesitate to report them. I mean, you're hearing me that from the pulpit, of course. Praise be to the living God. But for today, I believe God has something very special to us. I'd like to title then our sermon, my message, or God's word today, as He Broke the Roof. Okay, can we all stand? Praise God. And if you please will, can join me from the Gospel of Mark. I'd like us to read verses 1 until 12. And I'm inviting us to just join me after, okay? As that will lead us in the reading. Mark 12, verses 1 to, Mark 2, verses 1 to 12. Okay. And we're going to focus our attention this morning, ladies and gentlemen, particularly these two verses 4 and 5. Okay? I will lead us into reading. Okay, all eyes to your scriptures. Here we go. And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. And many were gathered together so that there was no more room, that even at the door, and he was preaching the word to them. And they came bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near to Jesus because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Who does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your bed and walk'? But that you may know that Jesus, the Son of Man, had authority on earth to forgive sins." He said to the paralytic, "I say to you, arise, pick up your bed and go home." And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all. So that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." God bless the reading of His word. I'm inviting us, let's come to the presence of God in prayer. Ladies and gentlemen, the passage that we are reading tells about of a paralyzed man. And he wasn't just an ordinary paralytic, because obviously, based on the story,
Obviously, as we could read, he was a total paralyzed person. And you know what? The story is quite a usual one. Of course, at the time of Jesus, anywhere the Lord went, signs, wonders, and miracles could just happen. But you know what? What is exceptional in this story was about the faith of the friends of these patients. I mean, in the story, what the Lord talked about, rather, to the person that he healed was about his past. That the Lord said, I have forgiven you. Your sins are forgiven. Now, found this, you know, in as part then of my introduction of my message. You see, do not all. But listen to me, ladies and gentlemen, there are some or accountful sicknesses and diseases that are caused of past sins. Amen. We call this as curses. Amen. Now in this story particularly, based on the emphatic statements of the Lord, it could be the reason why the man was paralyzed because of his past. Or because of his sins before. And God would have to set him free. God would have to liberate him. Are you still there? Amen? Amen. Now, based on the intimacy Jesus did have to the man, there seems to have no amount of faith that the patient had. Rather, you know, his friends. Now, I'd like us to thank the Lord for friendship. Amen. I'd like us to say that with me. Thank God for friendship. Thank God for friendship. Now, ladies and gentlemen, Acts is more than just a brotherhood, of course. Acts is friendship. We are friends one to the other. Amen? Amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Exceptional. Well, let that be exceptional. As the man was laying there sick, desperate, helpless, four of his friends remembered him. And for the one fateful day, his friends went to the house, picked his mattress, him and his mattress, and they brought to Jesus, because the friends here remembered, thought somehow if they could bring their friend to Jesus Christ, Jesus could heal him, Jesus could raise him, you know, from his situation. When the friends, you know, arrived to the place where Jesus was, They were stuck with the crowd. Are you still with me? Amen? Amen. Now, reply me with louder amen when I check you out. Because I tell you, this word is really very rich, very powerful. This word will gonna bless you, I believe, as you will receive this with all of your heart and in faith. Everybody says? Amen. Let's give God a clap of praise. The four friends and the patient in a mattress, as they were approaching to the venue, they were stuck with the crowd. They tried to inch, they tried to push, but since people around were an impregnable wall, ibig sabihin, sa dami po ng tao, hindi po sila makakalusot po. Hindi sila makalapit kay Jesus Cristo. I don't know what came to the heads or to the minds of these four brethren. The Bible isn't that very detailed to us. Siguro, sa palagay ko lang, sa isip-isip ko lang, isa po sa apat, nakabigay po ng isang suwisyon. Sabi ng isa, ano kaya kung tayo po'y aakyat dun sa itaas? Kahit po sa bintana, hindi tayo makakalusot, hindi tayo makakapasok. Dahil po sa pagkasangkatutak po ng dami ng tao doon na nakapaligid po sa bahay. All they wanted is to have that confrontation, Jesus and the sick. So there it was, that bizarre idea was bought by the four. Umakyat po sila sa bubong. At ang ginawa po nila sa bubong, mga kapatid, yun po ay binasag nila. They broke open the wall. That's why when they broke the wall. Hello, amen. Amen. I tell you, ladies and gentlemen, ganun po, pag tayo po'y pananampalataya, we break some norms. We break some human rules.
in order for us that we can enter into the realm of the supernatural. Amen? Amen. Rules where it seems to be like, you know, a transgression to the human minds. Sapagkat alam po ninyo, nung binasa ko ito, mga kapatid, it was, ang ginawa po ng apat was tantamount for trespassing. Pag ikaw po yung hindi kakilala, hindi mo kapit bahay. Hindi man lang pumasok po sa pintuan or sa bintana, pumunta po sa bubong mo at saka binasag yung bubong mo. Anong tawag nun? At nung naalala ko yung lecture po namin sa criminal law last year, isa po sa elemento po sa life, sa robbery is the breaking in. Binasag nila eh. Pag thief is yung kukunin sa'yo. Theft ang tawag nun, thievery. Pero yung robbery is yung nakalak, nakasarado, tapos babasagin mo yan, ang tawag nun robbery. Now, the acts of these people, I tell you, can be tantamount to trespassing to dwelling, or can be robbery. But they never minded it. Inasmuch as because of their faith, they could bring their sick friend, ladies and gentlemen, you know, to Jesus Christ. And there it was, as they were banging now and then, you know, the roofs, Jesus could be like disturbed as the debris were falling onto his presence. Perhaps, you know, the 12 was starting now to do a kakos, like, hey, what these people are doing, this is too much. But Jesus just allowed it. And there it was. The unthinkable happened and was done. Sapagkat itong apat na to, nagdala po ng ropes. And they lowered their sick friend before Jesus Christ. Nung tinignan ni Jesus dun sa itaas, sabi po ni Jesus, hindi po na-offended ang Panginoon. Let me tell you, when we come dali to the presence of God or to the Lord in faith, God is not offended. Hello, amen? The Bible said, it is impossible to please God without faith. And that he who comes unto him must believe that he is, and he is a rewarder that diligently seek him. Be very careful. When you come to the presence of God, only come in faith. Amen. God will not matter to how you dress, to how you comb your hairs. God doesn't matter if you have already gargled or did not. In an early morning, God will not matter. It is when you come to him in faith, I tell you, you are dangerously good. Amen. Because you easily can move the hands of God. Amen? Amen. In this wise, the quadruplets, the four friends, moved the heart of Jesus. Jesus lifted up and he said, your faith has made your friends whole. Ladies and gentlemen, are you still there? Amen? Amen. Did you get the bird's eye view of the story? Amen? Amen. Brothers and sisters, let me found that this story is actually a reflection of genuine friendship and true love. Isa po kasi na dapat talaga nating i-treasure yun sa mga puso natin eh. Balang araw kasi lahat po tayo, i-bless tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Sabihan mo din katabi mo, sabihin mo, balang araw, i-bless talaga tayo ni Lord. Palakpakan ulit natin si God. Amen? Pagdarating yung panahon na yun, isang bagay talaga, mga kapatid, being a pastor, na I would like to encourage and exhort you, never and never ever forget the brotherhood. Amen. Never ever forget the church. Amen. Never ever forget Acts. Amen. I'm not talking about the organization. I'm talking about our relationship. By the way, how do you see the persons you are sitting with you next? We are not only joining a club. We are a family. Amen? Amen. This is our second family. Our first was by birth, by the virtue of our blood. Acts is our second family, by the virtue of our faith in Christ. Amen. John 1:12
and 13 says, but as many as received the Lord, or 13 and 14 says, but as many as received the Lord, God gave them the power to become sons and daughters of God, who were born not of the flesh, nor of the will of man, but are born of the will of the Father. Amen? Amen. Ang tawag nun, we are born for the second time. Born in the kingdom of God, or born again. So, gaya ng istoryang ito, pwede natin marireflect ba bilang mga kapatiran o magkakapatid. Ang ganda pong tingnan na meron po silang totoong pagkakaibigan. Hindi po tupperware. Hello, amen? Amen. Sabihin mo yung katabi mo, ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi tupperware. That's true love. Yeah. Never ever forget the love. Never ever forget the brotherhood. Never ever forget our relationship. It was a story of genuine friendship and genuine. It was a story of genuine friendship and true love. I was just thinking, no? Sapagkat nung binasa ko to, siguro tong taong to, kanilang kaibigan, siyang unang na-bless. Diba, pag maraming pera, no? Pag ma-influensya na, minsan nakakalimutan nila kanilang mga sarili, ano po? At dahil dun siguro, itong taong to siya ay nagkasala. At siya po'y na-cursed. At ang yung dahilan na siya po'y nagkasakit. Eh yung lima silang magkakapatid, di ba? Apat at saka itong may sakit. So ilan? Sila po'y lima. Eh yung apat, sila po'y nasa likuran. Ibig sabihin, siguro, probably, sila po'y mas later na na-bless sa kanilang buhay. At nagkakanya-kanya na sila. Eh yung apat, nung na-bless po sila, dumating ang isang araw, sila pa yung nauna ang siyang nasa, ang nauna na huli. At yung huli ay nasa unahan. May kabaligtaran pong nangyari. Pero dumating ang panahon na alala nilang kanilang kaibigan. Kaya sila po'y bumalik kung saan sila nanggaling. Pinuntahan nilang ang kanilang kaibigan na kahiga po sa banig. Imagine, wala na hong ligo-ligo. Sa atin, hindi po natin kaya kung hindi tayo makaligo kahit isang beses pa lang isang araw. Everybody says? Amen! Ang taga-Acts pala, araw-araw naliligo. Amen? Amen. Eh, paano makaligo eh? Wala na nga kanyang asawa dito, siguro iniwan, no? Ano no? And then, on a pitiful situation, kakaawa, skin and bone na lang siguro, only waiting for his death. Pero yung apat na kaibigan, wow, what they did was exceptionally unusual. Ito yung challenge ko sa bawat isa po sa atin. Tayong pong mga anak ng Panginoon at tayong pong mga taga-Acts. Darating talaga ang panahon, opportunity will come on you. Listen to me, where God will give you the privilege and the chance to do something unusually exceptional to your brother and to your sister. And you will do it in the name of genuine relationship and true love. And for the glory of God. Amen. When that happens, don't turn your back around. Amen. Amen? Amen. Palakpakan doon natin si Lord. Meron tatlong L's na I would like to preach this morning. Are you still there? Amen? Amen. With regards to the life of this man or to the story of this paralytic. Yung muna, patawagin ko po, loneliness, no? The first is the loneliness of the man. Okay. Sabihan doon natin loneliness. Loneliness. Sino pong lonely dito? Last week, pamangkin ko po, was a little lonely. Takot gali, no? Si Maria, no? Kasi, last week, last Sunday, no? Uncle, magpapray ako sa iyo. Kasi nag-take siya ng ang nursing licensure examination last November. At siya po'y may mga masasamang pananaginip na hindi daw siya nakakapasa. At yun po ay nagbabother sa kanya. Siya po'y palaging umiiyak.
Uncle, ipag-pray mo ako na I can make it. Sa pinag-pray namin. Supportive naman si Kuya Jun at saka si Ate Ann, of course, and the family. And then pinag-pray natin. Thursday yun lumabas, o kahapon lang ganun, no? Friday, let's rejoice together. We got two additional youths in the church who just are ushered as registered nurses. Let's give God the glory for our friends. Si Marianne and of course si si Angelica. Si Angelica is still in Cebu. One of our girls joining in the afternoon. She already finished and made it sa midwifery and then a nurse. And then sabi ng kanyang auntie, one supporting her, she may study daw for medicine. Ganda, no? Praise God. Tsaka, ano yun, full-blooded acts. To Him be the glory. Amen? Amen. Loneliness. So, sino may loneliness po dito? Now, let me speak a little bit about loneliness because this man had loneliness. Itong taong to, ilang taon po siya na nasa kanyang banig. May sakit. Paralitiko. Siya po'y siguro'y iniwan ng kanyang pamilya sapagkat wala na siyang maibigay sa kanyang pamilya. Andun, siguro maamoy na masyado kay wala na nag-a-attend sa kanya. Doon na nag-wiwiwi, doon na siguro na nag-dumi. Ang lonely talaga siguro ng kanyang buhay. Now, let's talk about loneliness a little bit, ladies and gentlemen. Loneliness is a kind of a cancer in our society today, which healing can only be found in Christ. Amen. And this healing is in your hand. Amen? Amen. Diba? Don't you? Sapagkat pag tayo ipapadala ng Diyos sa iba't ibang mga tao nung ma-share natin ang gospel, we do not know sometimes na isa po sa binabattle nila sa kanilang buhay is loneliness. When you say cancer, it's something which is eating them. Cancer is isang klaseng sakit, terminal, pero hindi bigla nakukuha sa buhay. Dahan-dahan yun, kakain yun sa buhay ng tao, dahan-dahan. Ganun po ang loneliness eh. That is why we become more effective, brothers and sisters, if we do not present ourselves, if we present rather Christ, because Christ is the answer. Amen? Amen. When we come to the Lord, Jesus replaces our loneliness to His real joy, to His real peace. Praise be to the living God. After all, you and I, we also had our own stories of loneliness before. At saka, just to shock us, don't you know that one can even be in a crowd and he is still lonely? Diba? Pwede yun. Ay isang tao, palagi nasa party. Ang dami kuno daw, quote-unquote, kaibigan. Diba, madaldal. Paano pa? Palaging star sa grupo. But you know what? Yun pala yung isang maskara lamang. Sapagkat ang totoong siya dun sa kanyang kinabuturan, dun sa pinakailalim ng kanyang pagkatao po, he is living a lonely life. Now remember, the only medicine, the sole medicine that can heal that person or a lonely person is Christ alone. Amen. Amen. Not even you. Remember that. But thanks God, you have the healing. You got Christ. So yun ang taong yun. Kawawa naman. Isip-isip siguro niya yung ano ba, yung kanyang inferiority complex niya nung ako po'y meron ay mayaman. Ang dami kong kaibigan. Ngayon, pati asawa at kut mga anak, pinalikuran ako. Dito ako nakahiga sa banig. Siguro, araw-araw, tumutulo yung kanyang luha niya. Kung siya makaluto pa, gumagapang siguro. So, you just imagine how I'm paralytic. Dumating ang araw, yung apat niyang kaibigan. Dami nitong kaibigan siguro, pero apat lang ang nakaalala. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, isa ko yun sa apat. Sige, sabihin mo. You know what? Ang saya siguro ng tao. Kaya nga, wala na tong fame na tong taong to. Sapagkat, when a person is lonely, nab na yun siya eh. Wala na yun ang kanyang emotion.
Ang faith dito, sabi po sa Bible, ang faith ng apat na kaibigan. The faith, brothers and sisters, of the four friends brought the man the healing that he needed. Kaya nga po, pag tayo po'y high in the spirit ba, pag inag-i-encourage tayo sa isa't isa, yung faith po natin ang nakalift up po sa ibang mga kapatiran. At saka yung faith po natin ang siyang magdala sa kanila doon sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga po, we have this responsibility and obligation. That is, after we are loving God, we need to really love one to the other. Amen? So that's the first L. Are you there? Amen? The second is, I would like to lead us into the liberal interpretation of the passage. Huh? Liberal construction. Ibig sabihin nun, yung ibang pananaw sa anong ibig sabihin ng binasa po natin. So, generally, the narrative of the story was itong mga kaibigan, apat na kaibigan tumulong sa kanya. Pero hindi po talaga detalyado kung paano yun. Or ano yung prior stories before they helped the man. So let us explore to understand what probably did happen prior to the healing. After all, we are free, brothers and sisters, to understand or to know or something like attempt ourselves to fathom what are some of the truths perhaps that were laid behind, you know, the story. Are still there, amen? Amen. As long as we not go beyond. Now, I'm just thinking on the liberal construction of this passage, probably, ladies and gentlemen, 3 of the friends already have forgotten their sick friend. Isip ko lang ba? And only one had the chance to remember him. Now let us remember, ladies and gentlemen, that all of us are only human vessels. Amen? Amen. Human beings as we are, we have our limitations. Now, it came across to me, I just thought, siguro ba, dalawa or tatlo, or kahit po, pwede po, na ang apat, sila po yung talagang nakalimot na sa kanilang kaibigan. Sapagkat pag nandoon na tayo, kasi I know, ibibless talaga tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Pag nandun na tayo sa unahan, nandun na tayo sa tugatog ba ng panalangin, ng blessings ng Panginoon, chances can happen na tayo po'y makakalimot talaga. Amen? Amen. Chances can happen that we can forget. Siguro yung dalawa totally na, o yung tatlo totally, or probably nga yung apat. Tapos, dumating ang panahon na sila po'y pinaalala ng Diyos at naalala nila ang kanilang kaibigan. I would like to give you a story, ha? Kaya nga po, hindi po basta-basta na tayo po'y makalimutan. Amen? It is not easy when you are forgotten. Sabihan mo na yung katabi mo, sabi mo, it is not easy when you are forgotten. Para sa nakalimot, okay lang. Pero yung ikaw na kinalimutan, hindi yun okay. Amen? Nang nasa ilalim ng mangga o sa talisay, nung kayo naghahawak kabay at nagpapangakuan sa isa't isa, panalangin mo at ang pangako ko sa iyo, hindi kita at hindi kita makakalimutan. Umiyak yung isa, sige ha, mahal na mahal kita. Ako din. Ayun. Wala pa bang text noon, ano? Papadalhan kita ng sulat, so ayun, sulat. Pag nabimiss talaga kita, telegrama, yung telegrama. Eh, dumaan ang 6 na buwan, ang 1 taon, may isang sulat man lang. Pag telegrama, hindi dumating. Ayun pala, nakalimutan. Si Inday bumalik doon sa punong mangga. Bumalik doon ulit sa tawag nito
sa kahoy ng talisay at doon nakaukit ang isang hugis ng puso. Sa kabila, doon ang pangalan ni Edgar. Sa kabila, ang pangalan ni Judy. Si Judy umiiyak sapagkat si Edgar pala ay nakalimot sa kanya. I tell you, hindi po sa Bisaya, di lalim ng makalimtan kayo. So, amen. Amen. There was a story lang yun sa dalawa, ha? Si Joseph. Joseph the dreamer. He also was forgotten. He was inside the prison. All he wanted was that he can live out the prison because after all, he was innocent. You remember him? Hello? Amen. Came the chance that he thought it was already his. Two of the royal servants were also put into prison. Now, they had terrible dreams. Now, never ever ignore your gifts because your gifts are your keys for your promotion. One of his gifts was to give a gift of interpretation of dreams. The first was the cupbearer. He gave the interpretation. In other words, he said, 3 days from now, you will be restored to your job. And then the baker remembered, he also had a dream, went to Joseph, said, please interpret my dream. And Joseph told him, 3 days from now, the king will take you away or take you from this prison and will cut your head. 3 days later, their faith, or they met their faith. The former was restored back to his duty, and the latter lost his head, or he was hanged, rather. Sabi pa ni Joseph dun sa una, sabi niya, please, palihog in town. When you will go to paradise, remember me. Hello, amen. Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, when you will go to paradise. Sige, sabihan mo, remember me, amen. Diba? Ang ganda po nung tawag ito, yung kasama ba, nakatrabaho na, no? Unang sweldo talaga, bumalik talaga sa'yo, diba? Dinalhan ka ng, nagdala sa inyo ng ano, ng pizza. Unang sweldo ko, you rejoice together and you thank God, praise the Lord. Yun na sabi niya sa ano, sa cupbearer. Yung cupbearer, sabi niya, murpa. Cross my heart. Hindi talaga kita kakalimutan. Nung siya na ibalik doon, mga kapatid, siya po'y namangha, siya po'y na-overwhelmed dahil po sa kanyang overwhelming emotion na naramdaman. Biro mo, napreso na, pero he was restored back. While his other counterpart was killed, he was so much overwhelmed that he forgot the promise to you. Joseph, hanggang dumating ang araw, exactly 2 years lapse, yung Pharaoh siya po'y nananaginip. Nabagabag po si Pharaoh, si Paraon sa kanyang panaginip. Sabi niya sa kanyang lahat ng mga alipin, kayo'y tumulong na magbigay ng interpretasyon, kaulugan sa anong panaginip ko. Ayun, dumating talaga ang panahon. Yung cupbearer, sabi niya, siya po'y remorseful. Nakalimutan ko kasi, nung ako'y nasa bilangguan pa, meron akong isang na kilalang Hebreyuhanon. Siya po'y may isang regalo galing sa Diyos na nakakapagbigay ng kalugan ng mga panaginip. Make long story short, pinatawag siya ni Paraon. At ang mga panaginip po ni Paraon, mga talinghagang panaginip niya, ito po'y nabigyan ng kahulugan ni Jose, ni Joseph. At dahil po sa kasiyahan na natanggap ni Paraon po, sinabihan niya si Joseph, mula ngayon, beginning this very day, you will become next in rank after me. Si Jose po ay naging isang primero ministro po sa impero po ng Egypto, the Empire of Egypt.
You just imagine. Are you still there? Amen? Malapangan po doon natin ang buhay ng Panginoon. Pwede po. Pwede po yan na mangyari na nakalimutan talaga si itong sick person. Pero, let me tell you, ladies and gentlemen, if man forgets, God reminds. Amen? Amen. I like us though to place our palms on chest. Say, when man forgets, God reminds. Diba? Sa Malakay, yung mga Jewish people kasi sa dami nilang mga trials, nakalimutan na po nila yung kanilang tithes at saka offering. So pinadala ni Lord si Haggai at saka si Zechariah. Sila po'y nagpo-prophesy, including po si Malakay. Sabi ni Lord, you are cursed with a curse because you are robbing me with your tithes and your offerings. At sabi pa ni Malakay, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and prove me now herewith, says the Lord. If I will not open the windows of heaven and pour you out blessings, that there will not be room enough to receive them. Amen? Amen? And the last letter, L po, is the need to level up our relationship as a church from just being ordinary to extraordinary. Amen? Amen. Palampakan doon natin si Lord. So yun po ang challenge ko sa atin lahat, no? I-level up po natin ang ating relationship bilang simbahan po from being ordinary to extraordinary. Saka, I would like to end my sermon by saying, let's help each other, brothers and sisters, because kaya na sinabi ko, it's not easy to be forgotten. It's not easy to be forgotten. Let's help one another. Naisip ko lang ba? God forbid, no? At hindi talaga yun nangyayari kasi si Ayan at saka si Franz, minutes away lang po nung nakaalis sila sa bus terminal at sumabog. Dumating kasi sila galing sa Cagayan, from Davao din Cagayan. Yun talaga naisip ko kasi ini-estimate ko yung time nila, yung time of arrival ba? Estimated time of arrival nila sa Buanga, early afternoon, 3:15 yung sumabog eh. Thank God, hindi talaga, hindi nabutan. Si Andy Mark, tatlo sila eh, tatlong mga guwapo natin eh. Sumundo, ano po? Biglang sumabog. Pala ito mga sa po, yung mga Pilipino, no? Talagang mahilig talaga tayo mag-uusyoso, ano po? Let's identify ourselves being sa Mogayos. Biro mo, sa Facebook, ang dami ngayong nagkalat. Kumakalat ba? There's so many live videos today to as long as 5 minutes. Videos from amateur people who are able to take, you know, a live footage of the blast prior and the post. Amen? Imagine yung sasakyan kasi, sabi nila, classified pa yun. Ano po? Yung bomba, nilagay sa ilalim. Ang ginawa po nila, siniliman. Kaya nga, yung sasakyan, tawag nito, yung umaapoy. It was, the strategy was to draw attention. Because the terrorists wanted to inflict more. Nung nag-aapoy na po, eh, yung mga mirundo, ang grabe na natin, yung mga kamera na yung tsaka, pang-upload. Now, in less than 2 minutes, yung chemical pala na nasa ilalim, nagre-react on extreme heat. So, nung umaapoy na, dumating ang level na the heat reached to such na yung bomba, yung IED, nag-explode. So kaya nga po, ang unang dinig ko po, unofficially, 7 kaagad ang namatay. Kaya nga, I apologize kasi I posted it. Later, yung kaibigan ko si Dr. Agulo, sabi niya, hey, Pastor, dalawa lang. Sa dalawa lang pala. At saka, 40 plus po ang
ano na na susugatan, ano po? And they are all scattered all over. And yesterday pa, kaya nga, we need to be very careful, ha? Kabarganel, eskwela, trabaho, iglesia, no pa, in kumasya, hindi rin sa makidonde-donde, ha? Diretso po berkasa, ha? Amen! Ayer, no? Nakiserka party na boardwalk. Saan pala si Sister Ems? Oh, nag-post si Sister Ems na mga tao nagtatakbuhan. Sapagkat mayroon pong na-discover na ano, na IED. Na? Dito lang sa atin. What is IED? Improvised explosive device. Ha? Ito po'y gawa ng ano, ng mga Abu Sayyaf. Na offended kasi sila eh. Parang 'yung nangyari last Lunes. Parang what is this? Disturb the hornet's nest. Nabubulabog sila. Eh, paano naman hindi yun dapat ipa-discover ng Panginoon? Kailangan mag-foil talaga yun. Imagine, pag hindi yun ni-expose ng Panginoon, at 6 o'clock, Lunes po at 6 in the evening, 3 pump boats would land at the stretch of the Artilim Boulevard, carrying tens of ASG regulars with their high-powered, tawag ito, ammunition, what is this? 10 guards. They will rescue the 56 mga high risk dun sa ilalim. Tapos, ayun, maghasik ng lagim. So, I tell you, it did happen, ladies and gentlemen. Kaya po, thanks God, the Lord answered our prayers. Amen? Yeah. Palakpakan po natin si Lord. Simbahan po, nagpipray Monday at saka Friday. Salamat po sa mga pumupunta at saka nagpipray talaga. And we would like to intensify that more even. Now I ask Stidel and some of our mothers to join on Fridays, you know, to pray for our city and to pray for everyone. Alala po natin, huwag natin kalimutan si Abraham, yung Sodom and Gomorrah were to be destroyed. Si Abraham po, siya po'y nag-i-intercession. Hanggang dumating siya, sabi niya, Panginoon, kahit po 10 katao lang na righteous na nasa ano, Sodom and Gomorrah, will you still destroy Sodom and Gomorrah? Sabi ni Lord kay, ano, kay Abraham, I will not. Now, nag-i-estimate si Abraham ng kanyang pamangkin, pati asawa at mga anak at asawa ng kanyang mga anak, siguro aabot na sila ng 10, okay na. Eh kahit po 10, hindi po nakakita ng Panginoon ng 10 righteous sa Sodom and Gomorrah. Sapagkat po, si Lot lang, kanyang mga anak, kanyang mga asawa nagko-compromise. Si Lot lang ang righteous, kaya na the Lord destroyed the city. But ladies and gentlemen, there are more than 10 praying for the city. Amen? Amen. Kaya na the Lord spared. Following day po, grupo ng mga polis sa Ayala, sila po'y nag-raid dun banda sa Kawit. Kasi ang reason po ng raid, they will bust, you know, these 3 individuals selling drugs. Yung nakarating sila sa site of the raid, they found materials of IED, imagine, kilo-kilong ano, pako, at saka yung blasting cap, everything. Yung mga taong yun, yung tatlo, magpipinsan, sila po'y, silang tagagawa ng, ano, ng bomba. Pag yung bombang yun, siguro yun dapat yung ilagay doon. Eh nabusted man, ibang bombang nilagay nila. Pag yun ang nalagay, 3 kilong, ano, 1 purgada na, ano, na nails, pag yun ang naging shrapnel, so lahat yung mga nagkaganon na mga, hospital or La Merced, no? Hospital or La Merced. So, kaya nga po, the Lord spared our city. The Lord spared our city. We need to pray for each other. Ito yung punto ko. Ano kaya kung isa doon sa mga nasawi, God forbid. Sabi pa natin, God forbid. O isa yun sa mga nasugatan, eh, miyembro sa simbahan. Huwag natin talikuran, ha? Amen? Amen. Pero thank God, wala talaga, no? Wala talaga. Wala talaga. Amen? Amen. Si Pastor Chris mismo, siya po'y nagpadala ng mensahe sa akin, Dok,
si Ian at saka si Franz. Sa awa ng Panginoon, Pastor, sila po'y nakarating ng bumbo. Praise God. But my point is this, ladies and gentlemen. If it will take for you and for me to break somebody's house, just to be able to rescue a brother or a sister, I don't know. Siguro we're gonna do it. We're gonna take it. Praise be to the living God. Because of genuine friendship and true love. Amen? You receive it this morning. Amen. I like us to all stand up in the presence of God.